Makasisiguro ang publiko na may mananagot sakali man hong mapatunayan na may foul play sa pagkamatay ng isa ho sa mga middleman ni Joel Escorial sa pagpas lang kay Percy Lapid. Sinabi ho ni Interior Secretary Benhar Abalos na sila mismo ay nagalit sa development ng kaso. Anya nang hinayang sila sa nangyari, lalo na't pinagpaguran raw ng mga otoridad ang pagtunton sa mga sospek. Lang, hinayang na hinayang kami sa nangyaring ito. Sana maunawaan ng lahat na pinaghirapan ito ng kapulisyahan. Day one pa lang ito, nag-offer tayo ng reward. Talagang binaktrak ito hanggang sa matuntun natin itong gunman. Dahil dito mga kabrigada, hindi anya nila palalampasin ang nangyari at siniguro ang mahigpit na investigasyon. Autopsy na ginagawa ngayon at malaman muna namin ang autopsy dahil once talagang merong foul play dito, talagang galit kami, galit na galit kami, and we are demanding kung mangyari man yun ay talagang ang mananagot ay dapat managot. Naniniwala po si Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang na si Percy Lapid, na planado talaga ang pagpatay sa broadcaster. Ito po ay matapos kumpirmahin kahapon ni Justice Secretary Boyeng Remulla na namatay na rin sa loob ng New Bilibid Prison ang sinasabing middleman na nagkonekta sa self-confessed gunman na si Joel Escorial sa mastermind ng krimen. Anya ang pagkamatay ng middleman ay patunay lamang na mayroon talagang malaking personalidad na nasa likod ng pamamaslang sa kanyang kapatid. Hindi na raw ito birong usapin dahil hindi naman basta-bastang individual ang may kapangyarihang makapag-order na gumawa ng krimen kahit na nasa loob ito ng kulungan. Samantala, naglabas din ang saloobin si Mabasa sa Malacanang. Kahit niya, matagal na niyang ipinananawagan na magsalita si Pangulong Marcos hinggil sa issue. Kaya raw nauwi sa ganito ang sitwasyon ay dahil wala umanong interes ang palaso at nananahimik lamang sa insidente. Iniyak po ng Philippine National Police na nasa maayos ang kalagayan ng isa sa dalawang middleman na natitirang buhay. Kahapon po nang kumpirmahing patay na si Crisanto Palana Villamor Jr. alias Idoy, ang sinasabing middleman ni Joel Escorial sa New Bilibid Prison. Ayon kay Southern Police District Director Brigadier General Kirby Kraft, nasa maayos ang kalagayan ng isa pang alleged middleman na kasalukuyang nasa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Siniguro din ni Interior Secretary Benhar Abalos na mahigpit po ang seguridad kay Escorial na kasalukuyang nasa pasilidad ng PNP. Yung gunman ay hawak ng Philippine National Police. Kaya wala, hawak namin siya ngayon. Talaga is very safe hands. Okay? Secure po natin. Para sa kalaman po ng lahat, matatandaan nyo po, anim po yung sinabi ng ating gunman na sila nagtrabaho. So dalawa po itong ating middleman na kumontak po sa kanila. Yung isa nga po ay nadidito po sa BGMP. Sinecure po natin yan. Tatandaan na inanunsyo ni Remulla na namatay nga ang middleman sa Bilibid. Ipinag-utos na rin ito sa National Bureau of Investigation ang pagsasagawa ng autopsy sa mga labi ni Idoy. October 18 at pronounced dead at 3 o'clock in the afternoon. Ang reason nila, parang ano, sinasabi nila na he was rushed to the hospital at 2:30, unable to breathe. They tried to revive him and he was dead. Namatay si Idoy, mga kabrigada, sa mismong araw na ipresenta si Escorial sa media. Sa hiwalay namang letrato na inilabas ng mga pulis, positibong kinilala ni Escorial na bangkay ng personalidad na namatay sa Bilibid ang Idoy o ang kay Idoy na kumausap sa kanya. Eh, yung pala namang kahilingan, yung petisyon, nito pong si... sino ba yung nagpetisyon para kay Laila De Lima? Ha? Eh, sinasabi po na hindi pinahintulutan ng munting lupa court, yung dati pong Bucor, ha? Yung dating Bucor, ito po yung sinasabi nga, yung dating Bucor officer, ha? OOIC, na si Ragos, Rafael Ragos, na sinasabi na binawi na raw, ha? Yung kanyang testimonya, na nagdawit kay dating DOJ Secretary Laila De Lima sa illegal drug
straight, ha? Siya po yung sinasabi na nag-recant nung kanyang testimony. Pero ito pala ay i-deny, ha? Nito pong sinasabing Judge Abraham Alcantara ng Branch 204 ng Munting Lupa Regional Court dahil lack of merit, mga kaibigan, ha? Yung pong apat na pahinang resolution noong October 18 ni Judge Abraham Alcantara ng Branch 204 ng Munting Lupa Regional Court denied the motion of reconsideration filed by state prosecutor, ha? Ayan, na tumututol doon po sa order o sa utos na pahintulutan na makapag-testify, ha? Yung pong si Ragos, di ba? Pero lack of merit sinasabi. Ayan, at ito palang si Ronnie Dayan, yung pong driver at security escort. Hindi lang security escort, lahat sinisecure nito eh. Ni Laila De Lima, ang siya pong nagpetisyon, ha, para tumistigo ito pong si Ragos in his defense para po kay Dayan, yung sinasabing testimony ni Ragos. Pero sabi nga, deny, di ba? So, ano yung sinasabi ninyo? Na palayain, palayain, palayain. May due process. Meron tayong korte na nagbabase sa mga ebidensya at hindi puro sa sinasabi ninyo o yung sinasabing a court of public opinion. Doon yung pinadadaan eh. Sa taong bayan, kumukuha kayo ng simpatiya. Di ba? Pero meron tayong korte, wag mong kalilimutan, meron tayong korte na nagdidesisyon, ha, ng mga kaso na idinudulog sa korte. Walang pwede magdikta dyan. Eh kung dito tayo pupunta sa court of public opinion, alisin na natin. Alisin na natin yung mga korte at alisin na rin natin yung mga piskal, mga judge, at maging mga justices. Eh, hindi nyo pala pakikinggan ng korte. Di ba? Yes. Kaya tayo may korte para doon sa tinatawag na due process, na dumaan sa tamang proseso. Lahat, mabibigyan ng pagkakataon. Nagbabase sa ebidensya. Nagbabase sa ebidensya at hindi lamang sa sinasabi. Hearsay o chismis. Yun ang sinasabi. Tapos sasabihin nyo, bumaliktad na, bumaliktad na. Eh, bumaliktad nga. Pero i-deny yung kanilang motion. Di ba? Ang tao, inaano ninyo eh. Yung mga iba, ano ba tawag dito? Pinaiikot. Sinasakay nyo sa tsubibo. Ang taong bayan, pinaiikot ninyo. Paano makapag-didesisyon ng tama? Paano makapag-iisip ng tama ang taong bayan? Siyempre, depende yan sa mga inihahayag natin. Kaya, sagrado ang mikropono, sagrado ang print. Yung pong trabaho ng media, sagrado yan dahil dapat ikaw ang dumilika ng opinion ng mga tao. Yes. You create public opinion. O kaya, kailangan tayo mga mamamayan, ha? Maging matalino. Yes. Maging mapanuri. Maging mapag-isip. Ha? Para mapili natin kung ano ang tama at kung ano ang mali para yung ating pangarap ay magkaroon ng katuparan. Idaan natin sa tamang proseso din, mga kaibigan. Ayan. Pinag-aralan po yung mabuti. Ha? Yung tinatawag na merito. Ha? Nung kaso. Nakita po ng case na insufficient. Ha? Insufficient. Ayan, kaya hindi po nag-grant yung kanilang motion.